Pangsanlibutang ulat. No Way Out, Beba, September 9, Latvia. Hilig ni Beba ang sports. Mahilig siyang maglaro ng basketball at mahal niya ang kanyang mga coaches. Sa bawat kompetisyon, ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang magagawa para manalo sa laban. Ngunit nang si Beba ay nagpas siyang magpabinyag, naisip niya na kailangan niyang huminto sa paglalaro ng basketball. Maraming mga laban ang naka-schedule ng Sabbath at gusto niyang parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Sabbath. Ang 16 na taon na batang babae ay nahaharap sa isang napakabigat na gawain sa kanyang katutubong Latvia. Sports na ang naging buhay niya at kailangan niyang ipaalam ang balita sa kanyang mga coach at teammates. Alam niyang masakit ito para sa lahat. Para na niyang mga ikalawang magulang ang kanyang mga coaches. Hindi lamang siya isang player ng basketball kundi isa siyang team captain. Batid niya na kung wala siya sa laban ay malaking hamon ang kakaharapin ng kanyang team. Nanalangin si Beba, "Lord, paano ko po ito sasabihin sa kanila?" Parang walang paraan palabas. Nagpa siya ang dalagita na maglaro sa isang huling laban sa Sabbath. Sa halftime ng laban, nag-iisa si Beba sa kanyang locker room. Binabagabag siya ng kanyang konsensya at napaluhod siya at nanalangin. "Diyos ko, kayo na po ang gumawa ng paraan, ayaw ko na pong maglaro ng basketball sa Sabbath. Gusto ko pong sumunod sa iyo, ngunit hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa aking mga coaches. Magiging napakasakit para sa kanila, ngunit ipinapangako ko po sa iyo na ito na ang aking huling laro sa Sabbath." Parang walang paraan palabas. Pagkatapos ng panalangin, hindi maganda ang pakiramdam ni Beba. Sinuri siya ng mga coach at nalaman na ang kanyang presyon ng dugo ay napakataas sa 200 kaya isinugod siya sa ospital. Pagkatapos ng mga lab tests, dumating ang kanyang doktor at may dalang nakakagulat na balita. "Isinilang ka na may isang kidney lamang," sabi ng doktor. "Hindi ka na makakapaglaro ng basketball." Hindi makapaniwala si Beba sa kanyang narinig. Nagbigay ang Diyos ng paraan upang makalabas. Hindi siya masaya tungkol sa pagkakaroon lamang ng isang kidney, ngunit ngayon ay madali na niyang maipapaliwanag sa kanyang mga coaches at teammates kung bakit kailangan niyang huminto sa paglalaro ng basketball. Ibinalita niya ito sa kanyang mga coaches at teammates. Nalungkot silang lahat at naunawaan naman nila ang sitwasyon. Natuwa si Beba na naglaan ang Diyos ng paraan para sa kanya, ngunit nalungkot siya sa pagpapaalam sa sports, buong buhay niya na kasi ang sports. Pagkatapos ay naisip niya na mayroon pa palang isang mas mahalaga sa buhay niya bukod sa sports. Ito ay si Jesus. Nanalangin siya, "Lord, bigyan mo po ako ng isang bago sa aking buhay dahil hindi na ako makapaglalaro ng sports." Di nagtagal pagkatapos ng panalangin, binigyan siya ng gitara ng kanyang kaibigan. Si Beba ay hindi pa kailanman nakakagamit ng gitara, kaya nagpraktis siya ng ilang chords. Hindi siya masyadong nahirapan. Pagkatapos lamang ng isang araw ng pag-aaral, nakapagpatugtog na siya ng mga simpleng kanta ng mag-isa. Tuwang-tuwa siya, binigyan siya ni Jesus ng isang regalong musika. Ngayon, si Beba ay 42 years old na at tumutugtog pa rin ng gitara. Kahit hindi na siya naglalaro ng basketball, nalaman niya na maaari pa rin siyang sumali sa ibang sports. "Kahit isa lamang ang kidney ko ay hindi yan nakapigil sa akin sa paglalaro ng sports," sabi niya na may malaking ngiti. "Pwede pa pa rin naman akong mag-ski at iba pang mga sports." Ang ating 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay magbibigay ng pagkakataon para sa mga tao sa Latvia na maglaro ng sports sa kontekstong nakasentro kay Kristo. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering ay makakatulong sa pagtatayo ng isang gusali sa kabisera ng Latvia sa Riga,
na magsisilbing center of influence kung saan ang mga pamilya ay maaaring makisali sa sports at lumahok sa isang health club. Salamat sa inyong pagpaplano ng isang mapagbigay na handog.